Magandang araw aking mga Padawan. Samantalahin natin pagkakataon, nandito tayo sa ating toolshed at magtatrabaho tayo sa ating prismatic cells na kailan lang ay natanggap ko. Ang video ng unboxing at saka pag-test ng internal resistance ay nasa itaas ang link na pop-up na yan. At saka meron din sa video description. Samantalahin natin ang pagsagot sa mga nagtatanong sa akin na, Sir JF, anong masasabi niyo sa top balancing? Ito ba ay kailangan talaga? At ano ang idudulot nito sa ating battery bank? Well, ang pag-top balance ay kailangan. Kailangan talaga yan. Maganda idudulot yan sa ating battery bank. Sinisigurado niyan na lahat ng yung mga cells na gagamitin sa battery bank, let's say 12 volts o 24 volts o 48 volts, pare-pareho ang capacity noon, no? At saka yung voltahe. Walang deviation na tinatawag. Kaya lang, maging handa ka rin sa proseso na kakainin yan. Yung oras ang tinutukoy ko, ano? Kasi sa oras yan, mabagal talaga yan at matagal. Bakit? Kasi ang charging voltage ng lithium iron phosphate ay 3.65 per cell, ano? Ngayon, kung ipaparallel mo yan, negative to negative, positive to positive, maglalagay ka ngayon ng supply para mag-charge dyan sa 3.65 volts. Maabot yun, ano? Pag naabot yun, papantay yun, magkakaroon ng equilibrium sa lahat ng cells. Kaya lang, ang tagal noon dahil mababa ang voltage. Alam naman natin, na kapag mababa ang voltage, lalo na DC, ano? Mabagal din ang takbo ng current. Yung flow ng current, I mean. Kung gagawin nyo yan, expect nyo talaga matagal yan. It could take weeks kung malalaki yung capacity, matataas ang capacity ng yung battery bank. Kung willing kayo, itabalance nyo. Ngayon, merong isang paraan, mas mabilis, okay? Sigurado may mga kukontra sa akin dito, pero huwag muna kayong kumontra. Okay, kung ang inyong mga cells, tulad na nakikita nyo rito, no? Itong mga to. Kung mga cells ninyo ay ang deviation o differences ng voltage ay millivolts lang naman, kukunting millivolts. No need to top balance. Pero kung ang diferensya ng voltahe ay above millivolts, like 1 volt, kailangan nyo i-top balance yun. Pero pag millivolts lang, pwede nyo nang buuin kagad yun. Buuin nyo as battery bank, tulad na nakikita nyo rito, lagyan nyo na active balancer, tapos siguraduhin na may BMS. Okay? I-charge nyo ngayon yan kung 12 volts, 14.6 or in short, 3.65 volts. Siguraduhin nyo na 3.65 volts per cell. So, i-multiply nyo yun sa 4S, 8S, saka 16S kung ang gamit nyo ay lithium iron phosphate. Huwag nyo lalagyan ng load. Okay? Hayaan nyo lang magkarga yun. After a couple days, check nyo bawat cell kung balanse na. Mabilis yun na proseso kaysa top balance o bottom balance. At subukan na po ito kahit sa aking mga lithium ion cells. No, kahit yung aking portable solar generator. Ganun ang ginawa ko. Hindi na ako nag-top balance. Kundi binuo ko na sila dahil millivolts lang naman ang pagitan. Tapos nilagyan ko na active balancer, BMS. At pagbalik ko, pag-check ko, balanse na yung mga cells. So, ang sagot ko sa mga nagtatanong na kailangan ba talang i-top balance? Kung ang pagitan ng voltahe from cell to cells ay malaki o masyadong ano, nasa above millivolts, no? Kahit isang volt lang, i-top balance nyo. Pero kung millivolts lang naman, maliliit masyado, no need na i-top balance. Ang masasuggest ko ay buuin nyo yung battery bank ninyo, lagyan ng active balancer, BMS, at hayaan yung i-charge ng walang load. 14.6, no? Or 3.65 volts per cell. Balikan nyo after few days, balance yun. Okay, tingnan natin ang ating setup kung paano ko siya kina-charge, ano? Meron tayong solar panel sa labas na dalawang 200 watts. Okay, kinabitan ko muna siya na pansamantalang maliit na BMS. 30 amps yung charging. 30 amps yung discharge current at 15 amps yung charging current. Tama-tama kasi dalawang ano lang naman yung dalawang tigo 100 watts lang naman yung nasa labas. So, sana nasagot natin yung nagtanong na kailangan ba talaga ang top balance. Sa mulit-muli natin pagkikita, ito si JF, ang tinatawag niyong professor. God bless.